Yo, what's up, Chami? Gusto lang sabihin na maraming salamat sa patuloy na pagsuporta simula noon hanggang ngayon. Kaya naman, this is Migs Molino na nagsasabing, happy lang. Kaya naman. Ingat, God bless and... Ako po ulit ang inyong nag-iisang kasiksik, one of the defenders of Bunso, Migs Molino. Ayan. Gusto ko lang pong batiin ng magandang araw ang lahat ng sa akin po ay sumusuporta, especially yung mga sumusuporta po kay Bunso Migs Molino, and binabati ko rin po ang mega love shoutout sa Migs Molino Defenders 2022, sa aking Timbati-Bati featuring Timbalinghoy Ugat-Ugat Secret Files ni Plastic Man, Solid Job Plastican Extension 1, Mamigs, Mamix Infinity, Gwen Chano Worldwide, The House of Tita Gwen and Friends, Bunso Inspiration Group. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ano po? So ayan. Ano ba ang topic natin for today? Ha? Ayan na nga. Paano 'yan? May na-shoutout na naman ang Kuya AC. Si AC Sigaw Lihiti mo ay may bas-bas na. Legal na ang pagiging defender niya sa Migs community. Ano po? So, ayan. Paano yan? Yung mga nagsasabi na haharangan daw at hindi papayag ang mga supporter na mabati at ma-shoutout si AC Sigaw. Tapos sabi nila, wala daw naman na silang pake dyan sa mga shoutout na yan. Pero bakit Gina G? Bakit sasabog ang mga tumbong? Dahil ang tagal-tagal na daw ng groups nila is nga. Ito lang po yan, ha? Ma'am, kagaya nga ng sinabi dati ni Sir Sitinchi, syempre, kung sino ang nasa, ito yung baso. Kung sino yung malapit na sa water jug, yun ang unang makakainom. Diba? Kung sino yung malapit sa pila, yun ang makakainom. And then, ha? Yung inyong mga source. Sigurado ba kayo na yung mga source nyo ay walang sinasabing di maganda kay Bunso at kay Tatay Jet? Ngayon, kung ang grupo nyo ay isa sa may mga sinasabing hindi maganda sa dalawa, deserve nyo po ba ang shoutout? Sasabihin nyo si Kuya AC ngayon lang sa community na yan. Ngayon lang sa community na to, pero na shoutout. Ang tanong, sabi nyo ha, wala namang alam si Kuya AC. Natural pinag-aralan yan bago niya tuluyan pinasok yan. And sabi nila, madasalin daw si Bunso, pero bakit daw niyakap at tinanggap si Kuya AC sa kanyang community? Ang tanong, sino ba ang minumura ni Kuya AC? Hindi ba't yung mga tao na nangyuyurak sa pagkatao ni Migs Molino? So, sino pala ang gusto nyo na kampihan ni Bunso? Kayo na nangyuyurak sa kanya? Tapos si Kuya AC babaliwalain? Yun ba ang gusto nyo mangyari? Kayo ang kakampihan at si Kuya AC ang hindi dahil lang sa nagmumura? Pero sino ba ang minumura ni Kuya AC? Eh, hindi ba't kayo na mga nangyuyurak sa kanya pagkataon ni Bunso? Tapos maghahanap kayo ng shoutout? Ang dami daw po, napakarami daw ng na-disappoint doon sa pagbati na yun kay Kuya AC. Diba? Kasi ang tagal na daw niya nagtatanong, hindi daw binibigyan ni Bunso na importansya yung bati sa kanya. Ang tanong nga po, nakakaabot po ba kay Bunso yung mga ipinaabot niyo na baka naman pwede na mabati? Alam ba niya yung mga grupo na yan? Huhulaan po ba ni Bunso yung mga pangalan ng mga grupo niyo? Wala na kasi kayong alam iba to kay Bunso. Lahat na lang sinisilip nyo. Lahat ng kilos ni Bunso mali. Diba? And speaking, anong sabi? Lumalabas na fake news na si Bunso ay nasaan? Nasa Boracay? Si Bunso busy sa charity kasi tinatapos nila yung kay Nanay Melanie na bahay. Pagod na pagod, gabi na, nasa biyahe pa. Tapos sasabihin, nasa Boracay. So, anong iisipin ng tao?
si Bunso na naman ang mali dahil sasabihin nagsasaya sa Boracay habang naglilipat ng urn si Cutie. Gano'n na naman po ba ang gusto niyong palabasin? Bakit pilit yung pinasasama si Bunso sa mata ng mga supporters? Bakit pilit yung pinapabagsak si Bunso Migs Molino? Ano ang ginawa niya po sa inyo? Wala na kayong katapusan, wala na kayong katapusan na nakikita nyo na ganito ganyan. Lagi nang buti pa yun na, ay sus Ginoo ko, magkaroon po kayo ng katahimikan sa inyong mga puso at isipan, ha? Huwag yung lahat na lang ng kilos ng tao nakikita nyo. Ang dami-dami nyo na nga mga sinasabi kay Bunso, tapos nag-expect talaga kayo. Nag-expect kayo ng shoutout. Hindi pa nangyayaring ma-shoutout si AC Sigaw. Ang dami-dami nyo na sinasabi kay Bunso Migs Molino. Alam nyo yan sa sarili nyo. Diba? Buhat ng meet and greet, ang dami nyo sinasabi kay Bunso Migs Molino. Tapos ngayon, nung nabati si AC Sigaw, nanggagalaiti kayo, Gina G kayo, sasabihin nyo naman, binayaran ni Tita Nora Bitalak. So, nung ako ba nabati, binayaran din ni Tita Nora Bitalak? Bakit ang laki ng problema nyo sa pera ni Tita Nora? Ang laki-laki ng problema nyo sa pera ni Tita Nora, pera nyo ba yon? Ha? Kahit ipamudmud niya yan, pera niya yan, wala kayong pakialam. Puro na lang kayo bayad, bayad, puro bayad. Kakapal na mukha nyo. Puro na lang pera ang nasa pag-uutak nyo. Linisin nyo rin naman ang kaunti mga puso't utak nyo. Buti nakakatulog kayo sa gabi sa kaisip sa pera ni Tita Nora. Puro na lang pera ni Tita Nora ang inyong iniisip. Si Tita Nora lang ba ang maperang supporter ni Bunso Migs Molino? Siya na lang ba ang may kakayahan na mag-abot ng tulong kay Bunso Migs Molino? And may nabasa pa ako, ha? Hindi daw transparent si Bunso doon sa mga nagbibigay kung magkano daw ibinigay ng supporter. Huwag mong pakialaman. Kasi yun yung supporter, hindi naghahanap. Ikaw naghahanap ka? Ha? Ikaw naghahanap ka? Matanong ko lang, nagbigay ka ba? Ang Gwen Chana Worldwide, ang laki na nabibigyan yan, bakit hindi na sila naghanap? Bakit hindi na sila naghanap na ang ibinigay ni ganito ay ganitong halaga, ang ibinigay ni ganito ay ganitong halaga? Kasi pag nabigay mo na, bakit ka naghahanap? Kung hindi naman pala bukal sa loob mo yung pagbibigay mo, huwag ka nang magbigay. Problema ba yun? Hindi nang hihingi si Bunso. Sasabihin nyo, kawawa yung mga pamilya ng mga OFW na nagpapadala dahil hindi naman nakikita kung saan dinala. Ay, Diyos ko, mga tita. Ha? So, kanino palang pera yung ginagastos sa pagpapagawa ng bahay ni Nanay Melanie? Yung ibinili ng mga grocery ni Nanay Melanie? Paninda, kanino pala yun? Ha? Natural, syempre, yung mga gastos niya sa gasolina, doon niya babawasan yun. Kasi kasama siya sa charity. Diba? Kasama yun. Hindi naman po pwedeng, personal na gastos niya, maliban na lang, wala talagang magagastos. Syempre, gagastos siya ng personal. Lahat na lang, kinwestiyon nyo kay Bunso. Gusto nyo naman yata, ultimong pagtae, i-update kayo. Yun po ba ang gusto nyo? Huwag yun sakalin si Bunso Migs Molino. Tao rin po yun, ha? Grabe kayo. Wala na kayong maisipan na Puro na lang pambabatikos kay Bunso ang alam nyo. Sana naman minsan marinig din namin na purihin nyo yung tao. Hindi nyo nakikita yung magaganda na ginawa niya. Ang nakikita nyo lang puro yung mali. Huwag kayong mag-focus sa negative sides. Tingnan nyo rin yung positive sides. Ha? Please lang po. Kasi nakakahiya naman po sa inyo. So hanggang dito na lang po yung update ko. Inuulit ko po, wala po sa Boracay si Bunso Migs Molino. Busy po sila doon sa charity para matapos na po yung kay Nanay Melanie.
Maliwanag po ba? Mga kasiksik, mga kabunso, ha? Team Kabunsoan. So hanggang dito na lang ang akin uling update. Maraming maraming salamat pala yung sumusuporta sa akin. Ayan. Ingat po. God bless. I love you all. Si Chami. Siya maganda. Yung maganda. Ano shout out yan? Shout out na lang. Yes, good afternoon po. Shout out po kay Ate Chami. Yan, kusa ka na. At sana iingat ka lagi sa iyong mga lakad. At always fight tayo sa mga problema dumarating sa buhay natin. Yan, pagtibayin mo yung sarili. Patagayin mo yung sarili. Very strong sa mga problema dumarating sa buhay natin. Happy lang. Yan. God bless you. And ingat and God bless.